Alam mo ba, na si Liza Soberano ay pinangalanan na Hollywood's exciting young actor ng US Magazine. Kahit na nagsisimula pa lang si Liza Soberano sa kanyang Hollywood career, tila nakuha niya na ang atensyon ng Hollywood press. Si Liza kasama ang 5 pang bagong artista ang pinangalanan na Hollywood's most exciting actors ayon ito sa US lifestyle magazine na Town & Country, at makikita dito ang 5 pang stars kabilang si Liza Soberano. Matatandaan na viral si Liza Soberano sa mga naging pahayag at post niya sa social media nang ipahayag niya na mas malaki pa ang komisyon ni OJ Diaz na 30% kumpara sa Star Magic na 10% lang, at meron namang 20% for her tita Joni, at 40% naman ang natira kay Liza Soberano. Ayon pa kay Liza, na isa siyang US citizen na nagbabayad ng tax, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa US din, kaya ang natitira na lang sa kita niya ay 30%. Maraming tao ang nagalit sa naturang post at sinabihan siya na ingrata o walang utang na loob. Sa panayam naman ni Liza sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya na na-misinterpret siya ng karamihan sa mga binitiwan niyang salita dahil aniya, kulang ang kontekstong binitawan niya sa kanyang vlog. Pinaliwanag naman ni Liza na hindi niya intensyong baliwalain ang mga taong tumulong sa kanya, pero hindi niya raw babawiin ang mga nasabi niya sa kanyang vlog. Nagbigay naman ng mensahe si Liza sa dati niyang network na ABS-CBN, saad niya na humihingi siya ng paumanhin sa mga nasabi niya sa kanyang vlog, especially dun sa mga malalapit niyang katrabaho, at aniya hindi niya intensyong may masaktan at ma-offend, pero nagpapasalamat naman siya sa mga ito, kasama na din ang pagiging maunawain nila ng magdesisyon siya na hindi mag-renew ng kontrata. Humingi din ng paumanhin si Liza sa kanyang tita Joni na tumayong road manager at personal assistant, dahil aniya nagkaroon din sila ng kaunting alitan. Sinabi din niya na nagpapasalamat siya dahil si Tita Joni niya ang itinuring niya bilang pangalawang ina niya at ang unang naniwala sa kanya noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Nagbigay naman ng pahayag ang kanyang Tita Joni at sinabing hindi siya mukhang pera, matapos lumabas na 20% pala ang naging komisyon niya kay Liza. Saad pa niya na mahal daw niya ang kanyang pamangkin na si Liza at nirerespeto din niya ang manager na si OJ Diaz. Nagbigay din si Liza ng mensahe sa kanyang mga fans at humingi ng dispensa sa mga nasabi niya at nadismaya sa kanyang desisyon na mang-ibang bansa para doon ipagpatuloy ang career. Maiksi naman ang kanyang naging pahayag sa kanyang dating manager na si OJ Diaz, dahil matapos ang kanilang palitan ng pahayag sa social media dahil sa isyu ng komisyon ni OJ bilang manager. Ayon kay Liza ay humihingi siya ng paumanhin sa mga nasabi niya at nagpasalamat naman siya sa dating manager, dahil kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi niya mararating kung nasaan man siya ngayon. Nagpasalamat din si Liza sa kanyang boyfriend na si Enrique Hill at nag-sorry din siya dito. Saad niya, "I feel like I should say sorry for not being as understanding or being able to see his struggles because I was struggling at the same time too, but I wanna say thank you because he was very understanding of the whole situation. Till now he supports me with everything that I do. And he's always been, you know, good friend to me, a good boyfriend."